Lo, umiyak na ako. Yun, yung mga pag-i-edit ko kasi sa taong may halos lahat ng crew merong ganito sa bag nila. Wala yata ang crew na wala nito. Wala masyadong reviews. Maganda to. Like, I swear. Ito yung ginagamit ko on a daily. Like, literal. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Hey everybody, this is Gail once again and welcome back to the channel. Another day, another blessing to be grateful for. Always, always be grateful for another day. It's a blessing na buhay tayo. Nakakasama natin yung mga pamilya natin, nakakagawa tayo ng content, nakakapag-entertain tayo ng mga tao, na-entertain din natin yung sarili natin. Lahat kasi ang dali eh, no, naging cabin crew ako. Ang dali abutin lahat, nabibili ko lahat. Siguro ko nalabit ako ni Lord. Sinabi niya, anak, baba ulit. Kasi nagiging ungrateful ka na, nakikita mo lang is all the negative things in the world. And slowly, I'm trying to heal myself. So, tsaka natin pag-usapan niya kasi hindi naman yun yung topic natin ngayon. Anyway, today, I decided to create a content na inspire ako. Bigla ko lang naisip na ang daming tao ngayon na nag-work from home. And since I love working with makeup and parang ngayon dito na focus ulit yung attention ko kasi nga wala ako ngayong work, umuwi na ako dito sa Philippines. And mahabang story yan, unfortunately, hindi ko pa makukwento sa inyo. Once meron ng go signal, I will let all of you know kung ano yung story, saan nagsimula, anong nangyayari sa akin, and bakit nasa Pilipinas ulit ako ngayon at hindi na ako cabin crew. For the meantime, I'm asking for your patience. Once I'm okay and I'm ready to open up about it, I will let you guys know. Kayo ang unang-unang makakalam. Even yung parents ko, hindi pa nila alam kung ano yung totoong nangyayari sa akin. Anyway, ayun nga. Parang naisip ko, why not create a look that could inspire people, a look that is proper for a Zoom meeting or work from home. Yung hindi zabonga. Yung sobrang simple lang. Natural makeup look na probably glowy or dewy. Ayun, pasensya na kayo ha. Kasi kababalik ko lang sa Manila, diba? So, wala ko masyadong mga makeup na nabibili pa or natatry out na locally made. Hindi ako nagmamaganda, hindi ako nagmamaarte. Mula sa balat ko yun, hindi na ako nagmamayaman, hindi naman kami mayaman. Pero ever since na namulat ako sa mundo ng makeup nung nag-aral ako before sa CAS nga, parang in-instill na sa isip namin na kailangan pagbibili ka ng mga makeup products, make sure na yung quality niya is maganda. So, ang recommended nila palagi nun is yung mga mamahalin. Ang favorite na nun is MAC, ganyan, Paul and Joe. May mga discount pa kami before nun sa Roostans. Mga selected MAC stores. Kasi, yun ang recommended nila. Which is true naman kasi you have to invest on makeup din. Kasi gagamitin mo din yan sa sarili mo eh. Gagamitin mo yan sa mukha mo. Everyday humaharap ka sa tao, di ba? And at the same time, plano ko kasi before no, nung nag-aaral ako is gusto kong mag-freelance makeup artist. Pero hindi ko na siya na-pursue. Pero ever since noon, yung mga makeup na binibili ko, I make sure na yung high-end siya, o mga at least man lang mga L'Oreal, ganyan, magagandang brand, Maybelline, yung mga tried and tested na siya. Lalo na kung first time kang gumagamit ng makeup, hindi mo alam kung ano yung mga magiging reaction ng balat mo sa chemicals na meron yung brand or yung product na binili mo, diba? And one thing is, pag nag-freelance makeup artist ka, you have to be on the safe side all the time. Like, for example, hinire ka ng isang model. You have to make sure na yung mga product na gagamitin mo is tried and tested na siya. Hindi naman kailangan yung mamahalin talaga ng mga tipong gaya ng ginagamit ko. Like, nitong mga MAC, ganyan, mga Paul and Joe, mga Shoyumura, Marc Jacobs. Pero, if you can, I would recommend na yun yung gamitin mo kasi hindi natin alam kung paano magre-react yung product doon sa magiging clients mo. And, yun parang mga clients mo. Either bridal clients yan, mga ikakasal, or mga models, or mga fashion shows, yung mga rumarampa, yung mga commercial models. Ang puhunan nila ay simukha nila. So, imagine, gamitan mo sila ng mga nabili natin 59 pesos lang. Na brow gel, may nakita ako 59 pesos. Naka-package na siya. Ang ganda ng packaging niya, ha? Tapos, may libre pang dalawang brush, 59 pesos. Magtataka ka. Anong klaseng budget meron yun? Hindi ko maintindihan ba 59 pesos lang siya. So, mag-iisip ka, babawian nila yan sa formula na ginagamit nila ngayon, yung chemicals na ginagamit nila para ma-produce nila yung brow gel na yun. So, what if yung chemicals na ginamit doon, after mo gamitin sa clients mo, natanggal yung buhok niya? Pwede ka pong madimanda, ma'am, she. So, always be on the safe side. Yung mga tried and tested, like, ganyan, L'Oreal, Maybelline, yan for the meantime yung may recommend ko sa inyo kasi somehow nagamit ko na sila. If I can choose between buying budget-friendly makeup over high-end, I would choose high-end because of its quality. Lalo na kung gagamitin mo siya for long wear, yung quality niya talaga, alam mo, maglalast ng matagal. And guys, take note lang din ha, I have nothing against yung mga budget-friendly na makeup. In fact, I have plans on trying out locally made products, yung mga budget-friendly dito sa Pilipinas. So, excited ako matry yan.
paraan para maging widen yung options natin, di ba? Ang akin lang is always be on the safe side because at the end of the day, mukha mo yan or probably mukha ng kliyente mo yan. Yun yung mga akin ha, yung mga things na kinoconsider ko before I purchase makeup products. Sa makeup naman, it's always your personal choice. Preference mo yan as an individual. Anyway, ayun na nga. Guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, do click the subscribe button kung gusto nyo na din ma-notify kung meron ako mga bagong videos. I-salvage nyo na din yung notification bell. Ayun, without further ado, simulan na natin tong ating Zoom meetings or work from home look na gagawin ko ngayon. Kung gusto nyo makita yung magiging end results natin, just keep on watching! Maglalagay tayo ng head bond para walang buhok sa mukha ko, di ba? So, yung mga products na gagamitin ko, ito yung mga products na ginagamit ko, but it doesn't necessarily mean na ganito din yung gagamitin nyo. Gagamitin ko yung mga products na like Maybelline, yung mga budget-friendly, kung ano yung meron ako, yung mga nahanap ko. Kung meron man akong gagamitin na medyo magandang brand, medyo high-end na brand, hindi necessary na bilhin nyo yun, ha mga beshi? Maghahanap ako ng mga makeup na pwede ko may recommend sa inyo. Hindi ako magre-recommend ever ng hindi ko nagamit. Hindi ko alam yung magiging result. But bear in mind din, yung mga i-recommend ko sa inyo, it doesn't mean na mag-work din sa inyo kung nag-work siya sa akin. I-recommend ko siya dahil naging magandang outcome niya sa akin. But be mindful na iba-iba yung reaction sa balat natin. O baka nga mamaya mas maganda pa yung reaction sa balat nyo eh. So be mindful lang din doon ha, walang sisihan. Ang primer na gagamitin ko ngayon is ito na lang, Angel Veil ng NYX. Let's see kung ano bang ingredients ito. Ah, so ito, silicone-based din siya. One of the things that you should know kung silicone-based primer is kung yung mga nakalagay na ingredients dito, makikita nyo, is dimethicone. Yung mga may mga cone sa dulo. Yan yung isang hint na silicone-based siya. Ito, optional to ha, kasi sa bahay ka lang naman eh, work from home ka naman eh. Hindi siya necessary kasi hindi ka lumalabas, yung environment mo hindi naman polluted. Ang primer kasi, yung purpose niya, apart from pinapaliit niya yung pores mo or pinapaganda niya yung kapit ng foundation or yung makeup na nilalagay mo. Para din siyang moisturizer, barrier din siya between your skin and yung foundation na nilalagay mo, yung blush or anything liquid na ina-absorb ng balat mo or even nga yung powder eh. Halimbawa, acidic ka. Para siyang nagiging barrier ng mag-abot agad yung chemicals ng foundation. At saka nang balat mo. Kasi yung balat mo, may acid yan eh. May pH level ka sa katawan mo. Kung yung nilalagay mo sa katawan mo, nag-react kahit anong lagay mo, meron mga reactions yan. Meron nga lang iba kasi na yung reactions sa balat nila is hindi ganun ka kalala. Meron kasi iba like, di ba, pag may mga sobrang acidic, nakikita mo talaga nag-gray talaga agad yung mukha nila. Lalagyan ko siya nitong Becca Cosmetics na parang highlighter, illuminating cream nila or liquid. In the shade of Opal. So, Opal yung gusto kong shade, yung favorite kong shade sa Becca Cosmetics. So, para may onti tayong glow, if you can see. Itong L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear. Light siya sa feeling, pero medium to full coverage siya. Most of the time naman, ano eh, silicone-based yung mga foundation. Minsan nagkakatalo lang sa primer eh. Bakit maliquidish siya? Matubig siya, ayan o. Nagsaslide siya. So, itidiretso ko na siya dito kasi dumudula sa kamay ko. So, kung makikita niyo from there, hindi niya naman nakocover lahat. Parang nga lang siyang light coverage. Oh, meron kasi akong nakatrabaho noon sa AirAsia. Hindi kami close, siguro siya nakalipad. Nakikita ko lang siya. At minsan kasi mga friends ko, kung nakausap din siya, nakita ko siya from afar pa lang. Grayish talaga yung foundation niya. So, next step, mag-eyebrow muna tayo. Ito yung ginagamit ko ngayon. Precise Eyebrow Pomade from Glam Skin Manila. Super dali niyang i-apply. Nagsaslide talaga siya sa kilay. So, pag nag-a-apply ako ng kilay, either dito ako magsa-start sa dulo or dito. Kapag dito ako nag-start, dahan-dahan lang, lalo na kung brow pomade yung gagamit. Problema kasi sa brow pomade is makapal agad. Kapag mag-a-apply ka ng eyebrows, kailangan meron kasi siyang arch. Dapat may shape yung kilay mo. May mga different shapes ng eyebrows na pwede mong gawin sa clients mo. Depende sa shape ng mukha nila. Pero ngayon, gagawin natin yung basic, which is itong dulo ng iris mo, yung bilog na yan, yung itim sa dulo, yung pinakadulo niya. Dapat dyan magsa-start yung arch mo. Try natin gawin yan. Ito yung sobrang weakness ko before na nag-aaral ko, kilay talaga. So usually, yung ginagawa ko is ganyan. Ina-outline ko lang siya muna. Yan. Then, sa dulo dito. From there, hihilahin ko na siya pababa. Kita nyo ba? So, nagkaroon siya ng shape. And then, yung excess na product na nandito sa brush nyo, gamitin nyo na lang siyang
for the rest of your eyebrows. Kasi itong kagandahan sa Brow Pomade, sobrang kapal nung product. Kahit isang dip mo lang, buong kilay mo na yung nakocover niya. So, ang importante naman kasi is yung dulo yung dark and then dito dapat nag-facial. Minsan, mahirap siyang ma-achieve. Pero, ayan ang kagandahan ng pagkakaroon ng brow mascara. Dapat hindi siya lalagpas dito. Ayan yung basic ha. Dapat hanggang dito lang siya sa dulo ng ilong mo. And another thing is itong Glam Skin Manila. Nakita ko na siya sa ibang mga YouTuber. Nung unang beses ko itong ginamit, sabi ko bakit parang red undertone yung pagka-brown niya. Pero eventually, hindi naman pala. Eh, pagbibili kayo ng ano, iwasan niyo yun ha. Pagbibili kayo ng mga eyebrow pencils or mga ganitong brow pomade, huwag na huwag kayong bibili nung red yung undertone. Please lang, kasi napaka-cheap ng itsura niya. I'm so sorry sa mga gumagamit na. I meant no harm, pero hindi siya magandang tignan. So, makikita mo, may mga tao ko makakasalamuhan na parang pag nakita mo yung kilay, bakit parang may something wrong sa kilay niya? Yung pala kasi yung ginagamit niyang eyebrow is red yung undertone. Pero wag yun, iwasan mo as much as possible. Ayusin pa natin yan. For the meantime, mag-concealer muna tayo. Ang gagamitin ko na lang na concealer is itong Fit Me Maybelline. Lagay tayo yung unti lang. Just for highlight purposes. Unti kasi natuyo na siya. So, saktong-sakto lang yung pagka-dump ng sponge. So, pinapaabot ko siya hanggang dulo dito. Diyan. Pero choice na naman yan. Para lang mas kita yung mukha ko pahaba. Hindi lang siya mag-focus dito sa gitna. Sa makeup naman, it's always your personal choice. It's always the client's preference. Pwede ka mag-recommend, pwede ka mag-suggest. Kapag nagustuhan niya, by all means. Pero pag meron siyang like specific instructions, of course, pwede mo bang kontrahin yun? Eh, ikaw ang binabayaran. And ang secret dito sa pagkakaroon ng natural look, hindi mo siya i-bake kung yung natural or simple look lang naman yung kailangan mo. Meron akong banana pala banay kasi yellow undertone to. Sige, try na lang natin. Onti lang. And gagamitin natin is damp lang din na sponge. Itong the best. The best, lalo na kapag mag-a-apply ka ng foundation kapag dry skin ka, is sponge compared kapag ka sa yung brush. So, ipat-pat lang natin siya dito sandali. The back of her hands, and then yung natira, i-apply natin under our eyes. Ang dami kong salamin. May salamin na nga pala ako sa harap. May hawak pa akong salamin, tapos may salamin pa ako dito sa gilid. Oo, diba? May mga ganyang pimples ko. Hindi talaga ako nagko-conceal ng mga pimple marks. Hindi ako nahihiya. May mga taong ganun eh. Masyado silang nakukonsyon sa peklat nila. So, lalagyan ko lang, yan, yung T-zone ko. Pinaka-importante is itong noo kasi meron na akong wrinkles. So, kapag hindi ko siya sinet, yung liquid foundation nagbubuo-buo, naglilinya-linya siya. Same for our under eyes sa concealer. Sinet ko lang siya, hindi ko siya binibake. The reason is para hindi lang mag-move or mag-glide sa skin mo yung in-apply mo na concealer. Kasi syempre, pag pinuwisan ka, liquid yan. Liquid din yung pawis mo, kakalat yan. So, kailangan mo talagang... May gumagalabog sa labas namin. Kailangan mo talaga siyang iset ng powder. Aso ng kapitbahay namin, makahol. Ayan. Ganyan yung ginagawa ko. And then, lalagyan ko lang ng powder foundation yung gilid ng bahagya. So, gamit ko again NC40 Matte Studio Fix. So, parang buffing brush lang gamit ko ito. Ilang dip lang yon ha? Ganyan lang, beshi. Nothing special, nothing extravagant, nothing extra. Para lang hindi mag-melt off sa mukha mo yung liquid foundation. Para lang kumapit siya. Okay, kung kaniya. And the next step natin, hindi tayo magko-contour, pero magbo-bronze tayo. I-warm up natin yung face natin kasi katulad niya, nakikita niyo, sobrang puti, di ba? So, ang gagamitin ko is L'Oreal Back to Bronze. So, ito lang yung meron ako nakita ko dito sa akin na budget-friendly. So, wala siya masyadong payout. Meron ba? Nakikita niyo ba? O yan, meron naman nakikita ko naman. Pero, the thing is, you have to reapply and reapply. Dito lang sa chin natin. Ito, usually nilalagyan ko siya kasi ayoko nakikita yung anit ko na sobrang puti. Tapos, ang laki ng noo ko, di ba? So, talagang kailangan ko siyang i-shade. Kailangan ng shading. Pag nag-apply ka kasi ng foundation, hindi ko alam kung napapansin nyo. May mga prominent parts sa mukha ko na parang nag-float yung pagkaputi. And ang napapansin ko is yung, ito nga, yung noo. Yung dito talaga niya. At saka ditong side. Nilalagyan ko din yung anit ko kasi nakikita nyo ang puti. At least man lang mag, hindi siya yung sobrang pale talaga na puti. Ayoko siya nakikita. Nabobothered talaga ako. So, hindi ako umaalis ka ng bahay nung walang bronzer talaga. Pero kung yung mga dyan-dyan lang na mag-grocery or something, okay lang yun. Palagi lang actually ako nakataas yung buhok ko eh. Hindi ako
ma-makeup na tao. Pero mahilig ako sa makeup. Yan, after ng bronzer, ipabrush up ko lang tong kilay natin using itong Boucher Brows. Ang ginagawa ko ngayon sa kanya is hindi ko na siya sa spoolie ni-spray. Kasi kapag sa spoolie, parang walang nangyayari. So, directly ni-spray ko na siya dito. So, ganyan ginagawa ako. Tsaka ako i-dip tong spoolie niya. Sa kilay, ito yung ilang beses na re-retouch ko during the process na kapag nagme-makeup ako, hindi lang sa YouTube, even if nung nag-work ako, binabalikan ko siya ng binabalikan. Kasi the first time na ginagawa ko siya, parang ina-outline ko lang siya, hindi pa talaga yun yung final. Kasi alam ko matatabunan pa siya ng pulbo, may isprayan pa yan ng setting spray. So, I'm not sure kung ganun din kayo, ganun din ba kayo. Maglalagay na tayo ng blusher! Ang gagamitin nating blusher, ang nakita ko dito is FS Features and Shades. Alam mo ba, recently ko lang nalaman na ito pala yung ito yung favorite ko na brand, local brand sa Philippines nung college pa ako. Ito talaga yung binibili ko sa kanila is yung foundation na cake pa nga, beshi. Ito yung nababasa ng tubig, choice mo. Fashion 21, tama ba? Bigla ko naalala. Ayan, dyan ako palagi bumibili noon, mga kabataan ko, kahit yung mga pangkilay. So, ang shade na pinili ko is Silky Coral Pink. Itong shade yung pinili ko. Shimmer ba to? Ganyan na natin, i-ano natin siya. Swatch natin siya. Ayan siya. Ayan lang. Mat ba to? Sabi dito, it's Easy Blend Blush. So, let's see. Yung texture niya is quite okay. Hindi siya grainy. Medyo buttery din siya. Ooh. Nag-i-improve na talaga. One thing that I am actually bothered about this one is, sabi nila this is a local brand. Tinatry ko maghanap nung history nila sa Google, pero hindi ko mahanap. Ang sabi dito is, it's made in Taiwan. Hindi ko alam kung yung packaging ba ang made in Taiwan or the whole package is made in Taiwan, even yung product. Sinong nakakalam sa inyo kung saan ba talaga made to? Is this locally made or what? By touch, yung pagkakalagay ko dito, maganda yung pigment niya. But if by brush, hindi natin alam. Kasi, most of the time, hindi ko naman sinasabing all the time, maganda yung pagkakaswatch mo. Pero pag ginamit mo na siya ng brush, ang daming ano, parang nagwasak-wasak siya over there. Isang patong ko lang, parang ayan, may nag-build up na binubuo-buong powder. Minsan, ayun na nga, iba kapag sinwatch mo siya, minsan ang ganda-ganda niya, pero pag ina-apply mo na, hindi siya ina-absorb ng balat mo or hindi maganda yung pigment niya. May mga moment naman na iniswatch mo dito, ang pangit, pero pag ina-apply mo na, jabonga. So, let's try kung ano yung magiging outcome nitong isang to. So, ilalay ko lang siya dito. Huwag nyo agad i-diretso. Lalo na kapag may mga ganito na pagpahid mo, ang dami agad napupuntang product dito sa brush. So, the better way to do it nang wala kayong sinasayang is to just put it on your palm. Dito na napunta yung excess powder. Since hindi ako familiar sa brand na to, ipat-pat lang muna natin siya to see kung paano yung outcome niya. Most of the powder is napunta na dito sa palm ko, so hindi na siya ganun ka-heavy. Pero look, may payout na siya. Ayan, oh. Ganda. Oh, di ba? Maganda siya. And then yung excess lagi, kunin mo ulit dito. So, extra tipid, di ba? Madalas kasi, di ba, ang ginagawa ng mga makeup artist ngayon or mga makeup guru is pinapat nilang gano'n. So, lahat ng powder, sayang, napunta sa hangin. Napunta sa sahig, naging pollution. So, better na ilagay mo lang dito. Tak-tak mo siya and then balikan mo from there. Oh, may payout siya. Maganda yung pigment niya in all fairness. LOL! Maganda pa nga ata sa MAC. Pagka ganun ko sa MAC, diretso na. Hindi siya ganun ka-pigmented katulad dito. And, ginagawa ko. Tapos pinapat-pat ko lang siya, hindi ko siya nirarub. Para mas maganda yung patong niya sa mukha mo. So, maglalagay ako dito sa may ilong. So, yan. Parang natural lang siya na drunk blush na may babay. If yan, parang gusto mo rin na para ka lang natural na namula, lumabas ng bahay and initan, paabuti mo siya dito sa may bandang temple mo. Parang misty sa peg ka lang. Mag-curl lang tayo ng lashes natin ng very, very light. Yung ganyan lang, natural lang. It's up to you kung lalagyan mo siya ng mascara or not. This is from L'Oreal Voluminous Carbon Black. So, itry natin to. So, ang sabi dito, waterproof volume building mascara. Uniquely formulated to resist clumping. Keep lashes soft and build lashes up to 4 times their natural thickness. Intense black pigments create a more dramatic effect. Tignan natin. Ooh, maganda yung brush niya. And at the same time, hindi siya yung mga ibang mascara na sobrang nagpagkalabas mo palang ganun, buo-buo na dito. Ito, ayan, wala, oh. Ang linis niya. Tapang. Uy, maganda siya. Nakikita nyo ba? Ayan, oh. Hindi ko alam kung meron dito sa Pilipinas. Kung meron dito sa Pilipinas, kapag naubos, bibili ako nito. Siguro mo na, so magkano ba bili ko dito? 350 ba to? Nakalimutan ko na. Hindi ko na maalala. Aray! Alam mo, palagi talaga yung tutuso ko yung mata ko. Ang bigat kasi ng kamay ko eh. Ayan na siya. Ang ganda, di ba?
And then, ang next step natin, maglagay tayo ng kaunti. Kaunti lang naman na highlight. So, parang medyo nag-glow-glow ka lang, diba? So, gamitin na lang natin itong binili ko. Refill to eh, ng Inglot. Binili ko pa to mismo sa Poland. Poland yun, diba? Nag-originate. If I'm not mistaken. O, Poland nga siya. Nag-originate. So, sobrang mura nito sa Poland, mga beshi. Hindi ko pa to na-open. Meron kasi ako yung isang palette siya. Tapos, ikaw na yung mamibili. Ikaw na yung mga gusto mong ilagay. Ito siya. O, ayan. Nare-refillan siya. Hindi ko na kung may ganito. For sure, may ganito rin dito. Meron ba? Pilipinas. I'm not sure. So, nasira ko kasi yung contour powder niya. Nabasag. Ako pumili niya na pinersonalized ko siya. Contour powder, highlighter to. Namukha ng contour din. Punta na yung mga powder niya dito. Blusher, blusher. Hindi ko na yun siya magamit kasi I don't plan to work pa for quite some time. Hindi pa ako ready. Mentally, emotionally, parang hindi ako ready. So, kaya ako nag-YouTube. Kaya, ayun. Kaya naghingi ako sa inyo ng support. Subscribe on my channel. Kasi, if ever, ito muna yung magiging full-time ko. Just thinking about it, minsan naiiyak ako. Katulad niya, naiiyak ako. So, parang natakot ako magkaroon ng boss. Parang ganun ba? Anyway, ba? Charm? Iyak ka nakakaya! Anyway, ito siya. Sa Inglot to, lalagyan natin ng konting starting spray, then dip. Or pwede naman dip and then highlighter. Parang may onting glow ka lang. Sorry ko. So, pwede natin pagkasyahin yung isang dip na yun. Ang ganda ng ano nito ha. Ang unti lang nung dinip ko ha. Oh my god, hindi ko ginagamit yan. Kasi yung isang highlighter na nandoon sa palette, hindi maganda yung payout masyado. So, hindi ko yung open. Sabi ko baka ganun din. Tapos, napakadali niyang i-apply. Kung mayroong Inglot dito, ay try nyo to. Ano to? Nakalagay dito HD highlighter. Illuminator HD. Kalagay. Malambot siya. Oh, kuya, ang ganda. Sobrang, ganun lang yung ano ko sa kanya, oh, pagkuha ko ng product sa container. Anyway, yung ganda na made dito, ah. Alam nyo, ang dami kong sapatos ng mga branded, Adidas, meron akong Jordan. May online shop ako before sa Instagram, nagbibenta ako. Ngayon, hindi na siya nabibenta kasi walang time. Eh, gusto nyo ba i-giveaway ko na lang sa inyo? Yung mga sapatos na yan, worth. Dito sa Pilipinas, kung binenta mo siya, yung isa 18,000 kasi limited edition siya. Ultra Boost yun. Tapos, meron akong mga NMD, meron akong Stan Smith pa, yung green. Comment kayo, i-giveaway ko yan sa inyo kung gusto nyo. Dito lang sa Philippines, ha? But make sure na nakasubscribe kayo sa channel ko kasi sa mga subscriber ko, of course, ako pipili, diba? Unfair naman na ibigay natin siya sa hindi subscriber, diba? So, ayun, mag-subscribe kayo, mag-comment kayo, mag-like kayo sa mga videos ko. Maka kayong isa sa mapili ko na makakuha nun. And help me reach at least 2,000 subscribers, guys. And watch the video. Tapusin nyo siya para maabot natin yung requirements natin. Kapag naka-reach na ng 2,000 yung subscribers natin, and na-reach na natin yung hours natin na needed natin, pipili tayo ng winner. Adidas yan. Original yan. Sa US ko lahat binili yan. Or Europe. Doon lang naman ako bumibili. Anyway, ang next step natin is lipstick. So, ang gagamitin ko is try natin mag-mix. Maybelline in Baddest Beige. Ayan. Medyo may pagka-pale to eh. Pale yung color niya. Pwede natin siyang patungan. Ito, yung isa sa mga favorite ko na ginagamit nung flying pa ako. Marami siguro hindi ko magamit ito sa Philippines. Mga nasa 700 to 800 pesos to, if I'm not mistaken. Kapag kinoconvert ko siya, kapag bibilin ko siya like in dollars or in Qatar. Wala masyado akong nakikita ng naggagawa ng reviews dito. Itong Sephora na to. Matte na liquid lipstick nila. Pero ang ganda nito. Halos lahat ng crew merong ganito sa bag nila. Wala yatang crew na wala nito. Basta maganda to. So, ito yung usually ginagamit kong shade. Ito yung ginagamit ko, number 13. Pag nataon ako dun sa grooming officer na maldita, pinapatungan ko nito. So, ito, ina-allow nila. I-explain ko sa inyo kapag ginawan ko na ng content yung Qatar Airways grooming standards. For the meantime, yun lang, ito. Kapag hindi kayo familiar o nakikita nyo to, and since inisip nyo Sephora, lipstick, wala masyadong reviews, maganda to. Like, I swear. Ito yung ginagamit ko on a daily. Like, literal. I-dab-dab lang natin dito, pat-pat. Parang magkaroon lang ng buhay. Nilabing natin ng umutla. Para na tayong ililibing. Anyway, lagay lang tayo ng konting ganito kasi may powder yung mukha natin ng bahagya. Para, mukha siya lalong natural. So, ito parang medyo somehow nabasa siya. Parang kala mo yung peg mo, yung natural oil mo, lumabas na siya. Yung bronzer na ginamit ko earlier, kuha lang tayo ng kaunti sa mata natin. It doesn't have to be extravagant. This is just to contour the crease of your eyes. Hindi tayo nag-a-eyeshadow, nagko-contour lang tayo. Basic lang to. Kapag nag-contour ka ng mukha mo, actually, kasama itong part na to ng mukha mo na kinocontour. Apart from dito sa noo, apart from sa jomo. And that's it, guys!
guys, this is our final look. This is our Zoom meeting, work from home look. Fuck what you thought I'd do without you. I'm so much better, like you never met me. I'm doing anything I want. Super simple, super natural, napakadaling gawin. Your makeup doesn't have to be expensive, like I mentioned earlier. Ngayon, ang focus ko is to try like mga local brands. Get to know local brands. Gusto kong gawin ng reviews, gusto kong makita, gusto ko siyang gamitin, gusto kong malaman kung maganda ba sila. So, ayun, mga beshi, ito na yung final look natin. Thank you so much again sa pag-watch nyo sa video natin. Sana nagustuhan nyo siya, sana meron kayo natutunan, sana nalaman nyo kung paano mag-apply. And most importantly, sana nag-enjoy kayo kasi yun naman yung point ba't gumagawa yung tao ng mga content. It's not just about getting a lot of subscribers, not just about getting the hours para kumita na yung YouTube channel mo. It's about doing what you're passionate about. I like what I'm doing right now, and somehow it eases my anxiety, my depression. Ito yung talagang sobrang nakakapag-ease ng panic attacks ko. Wala, umiyak na ako. Yun, yung mga pag-edit ko kasi sa taong may anxiety. Hindi pa rin wala kang gagawin kasi hindi titigil yung isip mo mag-isip. The thought also of knowing na meron kang naituturo, meron kang naisishare sa kapwa mo. Kahit na at the same time, may pinagdadaanan ka din. Knowing na nagustuhan nyo siya, knowing na panonorin nyo siya, would make me believe na it's all worth it. Anyway, that's it mga beshi. Please don't forget to subscribe on the channel kung meron kayong nagustuhan dito sa video natin. Like the video! Anyway, I think that's it. We're gonna end the vlog here. Guys, be safe, be happy. Always choose to be happy. Don't ever forget to be grateful above all else. Even for the smallest of things. For the meantime, guys, I'm gonna close this vlog. Thank you so much again for watching, and I will see you on the next one. I'll see you on the next one. I'll see you on the next one. Ciao. Mm-hmm.